Salamat po. Kindly sit down. Secretary Judy Tagiwalo, Secretary Sueno, Secretary Cose, nagbigay ng ilaw, Commissioner De Vera sa Commission on Higher Education, Secretary Guiling Mbanjong, kayo ko talaga siya pinili. When I was trying to, you know, figure out the cabinet, eh, ito ang pinili ko kasi I want him out into the field. Eh, itong trabaho nito niya, ganoon talaga ang maglabas. I had him place dito sa ating Jed, pati I got in also Mamao, si Abdullah, who's my fraternity brother and classmate ko sa San Beda. I do not know why he's not here. But nilagay ko rin siya because sa special concerns ko, yung nakakaproblema tayo doon sa Middle East, yung mga trabahante na nawalaan ng trabaho, tsaka walang mapuntahan, I sent Mamonjong and Davis Mamao to the Middle East. And they did a very good job sa ating mga kababayan. Deputy Speaker by SEMA, Undersecretary Dilanggaling, Assistant Secretary Dumama. Kaibigan kami nito. Well, I was still the mayor at the time and he was a very good worker of government. Governor Ismael Mangudadato, Governor Mujib Hataman, Mayor Cynthia Sadiada. Mali sila. Acting Executive Secretary Aristoza, mga kasama ko sa gobyerno, mga mahal kong mga kababayan. You know, wala kasi masyadong nakaalam at noon, ayaw naman namin na ipagyabang or whatever. But noon, maraming, kung konti lang ang tao, maraming hindi nakaalam na about my lola who comes from the Maranao tribe. But it came obvious when my son, Pulong, yung vice mayor ngayon, married a lady, si Lovely, ang nanay niya Maranao, ang tatay niya Tausug. Then it became open na sinabi na namin nga yung roots nga namin. Nakita-kita kami doon sa marami, umarawi, pero medyo hingilabot ako magpasok doon sa bukid. Hindi kasi alam nila kung sinong iambos. Basta lahat na lang, sabi ko, bantay kayo sa akin. Kaya helicopter na lang ako ng helicopter. Hindi na ako napadaan doon sa... Well, anyway, I am happy kasi kung papasok ka, makikita mo yung Duterte Empire. And for all of the... lahat ng Moro regions, nanalo po ako almost by a landslide. You made me president. Ngayon, tapos naman yung eleksyon at pangako ko sa inyo that wala na kayong makita na leader, maybe for a long time, na talagang may pagmamalasakit sa inyo. And I sinabi ko sa inyo that you will have a share of the national wealth. Sinabi ko sa inyo na bubuhusan ko ang pera ang mga Moro region. Kasi po, nakikita ko sa statistics noon, sasabihin ko na ito sa inyo, on the second cabinet meeting, si Judy sa DSW, sinabi ko, Ma'am,
please do something kasi sa record nakita ako, the highest incidence ng hunger. Kawawa ang mga bata. So we have to do something about it. Pati kay Jean, sabi ko, moro ka man. Tingnan mo daw kung mabuhusan natin ng tulong ang mga lugar ng ating mga minuno. So, we are starting sa kainyo nga ngayon nag-umpisa ang massive talaga. I want the incidence of hunger stop. Hanapan natin ang paraan, even malang para sa pagkain. Sabi ko talaga itong gobyerno na ito loko-loko. Kaya pala talagang magulo ang ating bayan. Baski ako, bakit ka maghingi ng counterpart doon sa farmer na walang pero, walang ang pagkain eh. O how can he put up his share of the yung counterpart na? Sabi ko, ipamigay mo yan. Sabi niya yung... Ayan, yung kuwa, sabi ko, hayaan mo yung kuwa pagdating doon sa Maguindanao. Baha, tuloy ang ulo nila. Kind of stupid and hindi ko talaga maintindihan. Why would you come up with a program that would be asking a counterpart? Binibigyan mo na nga eh kasi mahirap. So the next acquisition, yung mga tractor, it's a very small one, pero hindi naman yung tractor talaga nakikita mo yung sa construction, but it's a farm tractor. And I will buy more and I will give everybody their share para sa tila. Ang problema lang, baka pagdating ko doon sa dealer, pag uwi ko, nandoon na yung naibigay ko, baka pinagbili na. Dyan tayo magkakaproblema. Well, anyway, take care of those properties because it is not ours. It is the money of the people. So, kung anong maibigay, lalo na yung mga makinarya, the secret there is maintenance. Sundin mo na yung ano sinasabi doon sa libro para tumagal yung bagay sa inyo. But I will provide sa karamihan at galing man akong China, I can ask for more. Baka ibigay sa atin ng libre and so I can really develop Mindanao to its fullest extent. May 6 years pa ako. Eh, 4 na buwan lang, ang gulo na ng... Ayan, but ito yung Amerikano, nakisaw-saw eh. Galit man talaga ako sa kanila. You know, whenever they criticize us, ito si Goldberg, he was interviewed. I was, nandiyan na yun kasi yung helicopter, so I had to go down. But he seems to be oblivious to the reasons why we had the ganyang away. At kinasabi pa ng, ayoko lang magmura. Sinasabi lang niya, wala, hindi kasi namin alam kung anong ibig sabihin ni. Alam mo, simple lang man yan, Amerika. Ang problema sa atin ganito, kami, may sama na nananloob noon pa. You know, you occupied my country for 50 years. And in your governance, panghold ninyo sa amin, puro sheer force, takot at kayo nag-umpisa ng patayan. Kung ayaw mo nang lumaban sa inyo, pinagpapatay ninyo. Tapos doon sa hulo, Marawi, grabe ang Davao, ang masakir, pila-pila ang mga katawan. Yan pa lang, hindi na maganda sa amin yan. But what really appalls me, I really do not know, hanggang ngayon hindi nila naintindihan. Kakabalik-balik ko lang pati yun ang sinabi ko sa China, ulitin ko lang to uli for your education, para matuto ka. You are criticizing me sa drugs. Ayaw ko man naman pumatay ng tao. Sino bang may gusto? But you picture me as if I enjoy killing my countrymen. Kaya nga ako hirap na hirap
reaching out to everybody for peace. Nakausap ko ang komunista, pumayag. Na ano, by grace of Allah, baka makaswerte ako ng peace agreement sa MI, pati MN. Ang problema ko na lang yung mga hardcore, but they must understand, pati yung Abu Sayyaf, that wala talaga tayong makuha kung magsige pitapatayan. Ako na yung nakikausap sa inyo, I make the guarantee na kayo, we will treat you equally. I will see to it. Yung Moro o Kristiyanos o Igorot will be treated alike sa panahon ko. Ayaw ko ng patayan kasi wala talagang mangyari. Kasi ang nahihirapan, yung mga babae, pati bata. So what's the point of, ako na mismo nagsasabi ako, bigyan ninyo akong kunting panahon. I will improve the Moro land, Mindanao. Kaya gusto ko talaga, gusto ko nga yung federalism. Yun man rin ang gusto ng mga learned na sa gobyerno, matagal na sa gobyerno, from one administration to the other, right after the Spaniards and the American occupation. Pahirap. Bigyan naman natin kunting pahinga ang mga tao. And I said, I will try my very best. Total, parang nakita ko wala nang maging na may dugo lang naman ng kunti. Hindi naman talaga ako full blood. Meron lang akong dugo sa lula. But still, there is a connection. Eh, may ang isang pamilya ko, sila Omar, sila Rodrigo. Eh, puro talagang Muslim yan eh. Nagsisimba talaga yan. Because sumunod doon sa, no, if you want to marry a Muslim lady, you have to convert. That is why yung isang linya ng apo ko, puro Moro yan. So how could I turn my back? Paano ako kung magkagera? Saan ako kakampi? Kampi ako sa Kristiyanos o kakampi ako ng Muslim? Ilagay ninyo ako sa alanganin eh. At, anong gawin ko? Mag-suicide na lang siguro ako para... Sa basta panahon ko, marami kayong magma. Yung ospital sa, I think it's in Basilan and in Hulo, it will come to rise. Bigyan ninyo, by next year, tapos na yan. Ospital. Tsaka yung trauma talaga. And there's a businessman who offered to help. Ganito yan eh. Sinabi ko na nung kampanya, hindi ako tatanggap ng pera sa mga taong may transaction sa gobyerno. Ayaw kong matali. Hindi na bali ako matalo. Basta hindi ako tatanggap ng yung mga bilyonaryo. So ngayon, tapos na ako. Sige siya gustong makipagkit, salita sa ito. Wala naman na yan. Ako na mismo nagsabi, ayaw ko magtanggap eh. So what's the point? You do not have to explain to me. Tapos sabi niya, sige. Sabi niya na mag-donate na lang sila ng 1 billion. Kung gano'n, sabi ko, tatanggapin ko. Gawin ninyo yung ospital sa Hulo o sa Basila. Tanggapin ko yan. Para tabla na, wala na kayong duda sa akin na may galit. Hindi naman ako nagagalit. Nanggaling sa akin salita na yun. So gano'n. Kung ibigay nila, I will start it next year. Basta next time, yung Hulo tapos ng ospital dyan. Na sana, huwag naman magdala ang ospital. Baka ang daliro, puro sugatan na, ng mga abusaya pati sundalo. Sana matapos lang naman. Ang abusaya naman, ito ano lang ninyo yan. Punta na lang kayo sa ISIS, kukunan ko kayo ng ticket. No, talagang
you know, pareho ang history natin. Long, long before Europe pati Amerika nakita nila ang disyerto. Wala pang bayan noon, wala pang nasod. Pumunta sila doon dahil sa oil. They use the oil of the Middle East, mura pa noon, wala pang may-ari, wala pang mga bayan. And they built to their own industry. Kaya sila nag-industrial power. Sila na una, ito naiwan dito, sige lang supply ng oil. Just like in the Philippines, they came here just to chop the trees, do mining, at mga trabahante lang rin ang mga minuno natin. Kaya ngayon, ganyan eh. Ngayon yung mga Arab, pagdating ng mga 18-something, pinaghati-hati nila. Sila mismo ang nagsabi, ito yung Libya, ito yung Iran, Iraq, ito yung Syria. Hindi kagustuhan ng mga tao doon. Kaya yung tribo doon, shite pati yung siya. Hindi na nila kinikonsider yung kultura. Pinagaluhalo nila, kita mo ngayon. Galit talaga, ang mga tao sila-sila na mismo nagpatayan habang nandyan yung Amerikano. Eh, kagaya rin dito, nutusan ko si Lovely, pumunta doon sa Hulo, sabi ko, kausapin ko sila. Yung mga hardcore, huwag yung ano, magdala ka lang tao na galing talaga doon sa loob, sa abot sayap. Ayaw talaga nila kasi galit sila. Wala naman akong magawa. Pero huwag mong pahirapan ang bayan mo. Bang araw, sabi ko, pagdating ng federal, total, hati-hatiin man yan. Ako basta sabi ko, pagdating ng panahon, bilisan lang ninyo, kayo mga congressman, bilisan ninyo ang federal at paghanap tayo ng configuration ng gobyerno na talagang powerful kanya-kanyang region. Bahala kayo kung anong gusto ninyo dito. Bilisan lang ninyo. Kasi ako, sabi ko, yung federal type provides a president. Pag natapos yan ng tatlong taon, ay asahan ninyo, I give you my word, pag nandyan na yung framework, I will resign to give way to a new president. Wala na kayong isipin pa. Basta ako sana mismo ako magsabi, alis na ako. Hindi ako maghintay ng 6 years. Just hurry up the process. Pagka nandyan na yung federal, tapos paghati-hatiin na yung region, federal region ganon, at more power yan sa baba, less power doon sa itaas, at kayo na ang bahala kung ano ang nakita ninyo dito. But Mindanao holds a promise sa agriculture. Kung matanim lang yan ang bukid lahat, yung mga bakanting lupa, you will be the richest. Sundin na, huwag na muna ninyong away, sundin na ninyong kidapawan. Kidapawan by 2022-23 would have overtaken sa Davao sa income dahil sa tinatanim. Kaya ninyo dito yan. Ngayon, yung ligwasan ng Mars na yan, pag may oil kaya totoo, pwede sino may-ari niyan, di kayo rin mapinabang. Di ko lang, walang away, di somebody can do some drilling there. At kung sino yung napili ninyo na gobyerno, yun ang magpatakbo, yun ang magpagamit na pera. So you elect men, yung honest, na talagang may fervor na tulungan niya yung kapwa niya na muro. Yan ang importante dyan. Kaya you can have your leader. Ako, huwag mo ninyo akong isipin, papasalamat na lang ako sa tulong ninyo. Maraming salamat sa inyo, pero I will not stay long pagka nandyan na yun. Pag mag-eleksyon, maghanap kayo ng presidente, pero kung ulol, di patayin ninyo. Madali lamang patayin ang tao. Yan ang dream ko sa aking
bayan, yan ang pangarap ko dito sa Mindanao. Hanapan lang natin ang paraan kasi wala talagang mangyari. This has been going on as far as I can remember 1972. Wala na nang ginawa kung hindi magpatayan. I will assure you, hintuang na ninyo until 3, 4, 5 years, things will improve and I promise you will have your own share of development money. Wala akong ibang matanda na ako. Wala nang ang, baski gusto ko mag-asawa, sabi niya, matanda ka naman. Wala na. So, ang alang akin lang is, may mga apo kasi ako. May mga apo sila umar, naawa ako sa anong pag-asa nitong mga bata na ito. I mean, if they can go back to Hulo and to Marawi and look beyond the, doon sila magnegosyo, hindi, makapasyal sila sa bayan nila mismo. Kakaawa naman kasi na, hindi magpunta doon kasi makidna. Kasayang ng naawa ako sa mga bata. And that is just, lakahin mo yan, ganun yan eh. So much hatred, just stop it. For once, sabihin mo dyan, kayong lahat, pati lahat ng mga Kristiyano, hintuin ninyo yan. Even for a while, just to para makapagpasok ang gobyerno. At sabi ko naman, ibibigay ko sa inyo. Anong ibigay ko sa inyo, ibigay, nauna nga kayo, kita mo. Wala pa yung iba. Hayaan mo na mga Cebuano mo, mayabang yan. Kayo mo. Tsaka kayo yung kailangan talaga. So where the need to help is urgent, we will be. Basta ang gusto ko, may project akong hospital para hindi na tayo may Secretary of Health naman kayo. Yan, director lang yan noon. Ngayon, undersecretary na, secretary. Maya baka mga presidente pa ng federal government yan. Wow. Bait may doktor. So, baka yung kung ano, but hindi na ako mag... Dadating yung Deputy Prime Minister ng Malaysia, pati yung First Secretary ng... So, hindi masyado makatagal. Sabi nga sa airport sa akin noon sa mga military na nandoon sila because salubuingin nila yung Prime Minister. Gusto ko sana pag baba niya sa aeroplano, nandoon ako. Malaysia is a very important ally. Ang sakit lang, uliin ko ang sakit ko sa Amerika, ganito. Alam ninyo, may nangyayari na nga, may namatay na nga na mayor. Iwasan talaga natin ang droga kasi sisirain talaga ang bayan natin. Maniwala kayo kung makita lang ninyo dyan sa mismo sa siyudad ko, yung matatandang mga sama na gano'n ng ipin. Yan ang una sa addiction sa ano. Kaya naubos ang ipin. Toto, nag-grind. Nag-grind. Kaya lahat ng addict, sira ang ipin. Nag-grind. Yan, nag-upo tapos. Kung magkapera, magbili na siya. Kaya sabi ko, put. Bantay kayo sa akin. Hindi talaga ako papayag na sirain ang bayan natin. Hindi talaga ako. I will stake my life on the presidency itself. But it is really a matter of honor for me not to allow my country to disintegrate. Kasi ano ang usip-isip ko rin, paano ang mga Moro? On the other hand, paano ang mga Kristiyanos dito sa Mindanao? Huwag na muna yung ibang lugar. At alam mo, sa totoo lang, wala itong from the heart. Punta mag-abot ka. Ayan si Governor Sueno, magpunta kami doon sa Abram.
doon nakikita ko yung mga maranao. Mayor, mayor man tawag nila sa akin. Ako yung magbabay ako tapos makita ko lang dyan lang. Ba't ang tatyaga niya mga tao na yan? They start their basket dyan lang sa... Yan, sa kanto ng kalsada. Overtime, magkapera sila. May iba, may magagandang ano na. Iba, may bahay na. But look at the toil and sacrifice ang ginagawa. Maawa ka talaga. Kaya ayaw ko silang ano na. I'm very sensitive dyan sa yung moro bigotry. Ah, kasi yung moro, ano, talagang nagagalit ako na mamamasapak kita yung gano'n. Ay, mga moro, wala, madumi yan, gano'n. Yung bigotry na yan, really. So parang, I remember my lola. Kasi gano'n lang yun, ang bait. She was a moro lady, but she was really very kind and lahat. So, but everywhere yan, saan mo makita, nandiyan yung mga maranao. Sila yung may mga negosyante. So, ako ay talagang, I'm pleading. Itong sa, huwag na tayo mag-asa ng mga tulong-tulong dyan sa Amerika. Kasi every time they criticize me, hanggang itong Goldberg na ito, ayaw ko na lang mag-insulto. Hindi niya alam, siya ang nag-upisa ng away during an election, nakihalo siya ng salita, which was not to be done by an ambassador, kung lalo na kang dayuhan ka. At itong ngayong maraming patay, at alam namin yung lumalaban talaga yan, ang gusto nila, sabi ng Amerikano, na kung hindi mahinto yung malay ko ba ko? Eh, nandiyan yung pulis, ano, pakialam ko, may trabaho yan. Anong enkwentro yung araw na yan? Ako ang sinisisi. And I'd like to send this message once again and for the last time. You talk to us as if you are still under your mga colony time. Na parang tauhan ninyo kami na kung magbigay kayo ng aid, maraming kondisyones. Dito sa droga, makinig kayong mabuti. Hoy, mga Amerikano, hindi niyo yung style ninyo na pag hindi nahinto yung patayan, ganon, yung aid or assistance ninyo, hindi ninyo ibibigay sa amin. Para kaming aso na may tali, nasabihin mo, next time, yung pan naming assistance, itatapo namin doon sa malayo. Pero hawakan ka para tayong aso na pag ganun na hindi natin maabot na bunganga. Ganun kayo eh. Ganun kayo. Napakasyadong mababa ang tingin ninyo sa amin. Kasi dumaan nga kami yung koloni ninyo, akala ninyo, bata-bata pa rin kami ninyo. Eh, pwes, hindi yan. Marami ang lumaban sa inyo yung panahon na yon. Maraming nagpakamatay because ayaw nila kayo. Isa doon siguro ang mga minuno ko. Kasi ako na-insulto sa ginagawa ninyo. Huwag na kayo magsabi, ay, anong ibig sabihin no, Duterte, ganon. Hindi namin sa maintindihan. Hindi maintindihan. Simple lang. Huwag mo kaming bastusin. Total, mabubuhay rin kami. Baski na papano, mabuhay kami, baski wala kayo. Yun lang. Yung pangbabastos ninyo. So you are easy with words like gano'n. Kasi kayo mga Amerikano, wala sa inyo yan. Pero sa aming mga Orientals, lalo na Pilipino, lalo na more sensitive sa insulto eh. Parang gano'n, gawala yan. Bakit? Anong tingin mo sa amin? Butit na lang kasi ako ang na-encuentro ninyo. Eh yung kung iba. Hindi kayo makabalik dito. Insultuhin ninyo ng gano'n niya. So, that is the long and short of really my quarrel with America.
you do not know what dignity the pride of the person is. Wala kayong, mawalaan ang muka eh. Pag mawalaan ang muka, parang sinampal sa publiko, tapos talaga tayo dyan. Yan ang ibig kong sabihin. Huwag kayong magpaikot-ikot, kayong mga Karen Davila na, what, sige, ask. Yan ang rason. Yan ang rason kung bakit. Diretsuhin ko na lang. So, yung assistance ninyo, hindi na lang yan. Kasi at ako'y naghanap naman sa China, sabi ng China, okay, we will provide you with assistance, sabi naman ng Japan. Hindi kami, hindi naman pinag-usapan yung aid. Basta sabi na tutulong sila. Sabi naman ni nila sa Russia, sila Medvedev, kasi nakausap ko sa Laos, pumunta ka rito at nandito yung lahat na kailangan mo, ibibigay namin. Mag-usap lang tayo. So, doon walang problema. So, pag wala tayong pagkain, eh, wala ma rin silang tanim doon kay snowman. Padala mo na lang kami ng snow. Slow na lang kakainin. Ah, ganun. Ayaw ko na magmura kasi baka sabihin nila na, maghanap na lang kayo ng bayan na nakakasikmura sa insulto niyo. Kami mga Pilipino, hindi naman kami patay gutom. Kung yan ang ibig ninyo sabihin. Hindi kami patay gutom. Nakakasurvive kami. Yung mga minuno namin noon, oh, bakit hanggang ngayon, oh, kaganda pa ng building, governor, believe ako sa, gawaan mo ka ako ng ganito. Toto, is this an old building? Maganda. Kaya maganda. Buti pa kayo, sa totoo lang, wala akong nakita nito sa Davao. Totoo. Ito, totoo kayo sa Davao. Ang pinakamalaki niya nung yung hindi ganun, yung pag-anon. Yung ipaakyat doon sa likod. Davao may ganun, pero SM, pinakamalaki. Kaya yung tao doon, hindi niya ako makikita. Kasi pag ganun niya, gaganun din yung isa. Pag ganun ang isa, nagkakanunan yung ulo eh.